Yan guys, good afternoon sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa labas ngayon, ano? Para bibili na naman po tayo ng ating lutuin ngayong araw. So, samahan niyo ako guys. Punta tayo doon sa may talibaba para bumili ng ating mga sangkap na gamitin sa ating lulutuin. Ayan, mabuti at wala nang ulan. Pero, ayan yung kalangitan. Medyo madilim pa rin. Ayan. So, same pa rin. Doon pa rin tayo bibili. So, kung saan tayo bumili ng ating mga niluluto. Ayan. So, masarap ang recipe natin ngayong araw. Makikita nyo mamaya. Sana magustuhan nyo ulit ang aking lutuin. Pwede nyo rin po itong gayahin. Ang aking lulutuin ngayong araw. Ayan. Pwede pang pulutan. Pwede rin pang papak. Pwede rin pang ulam. Ayan. Bibili lang tayo dyan mamaya ng ng prutas natin. Kasi hindi na tayo nakakapag prutas. Ayan, dito na naman po muli tayo sa binibilhan ko. Ayan, syempre ang ating bibili na ay chicken. Ayan, buti at meron silang chicken. Meron kayong chicken wings? Puro chicken lang. Puro chicken wings lang. Ayan. Ayan, puro chicken. Wings ang bibili natin lahat. Ano, kasi yan po ang isa sa main ingredients sa lulutuin nating recipe ngayong araw. Okay? Habang hinihiwa yon, tinatanggal yung wings dun sa buong manok, ano, mamimili muna tayo ng iba pa, or titingin muna tayo ng iba pang mga isasangkap natin sa ating recipe ngayong araw. Ayan. So, kailangan natin ng garlic. Pili po tayo dito. Garlic or bawang. Ayan. Kailangan natin yan. Dalawang piraso. May listahan pala ako dito ng aking bibilhin. Mas maganda kasi guys, no? Pag bumibili kayo, nililista ninyo para hindi kayo malito. Kalamansi, ayan. So, kailangan natin ng kalamansi. Ilang piraso yan? 6 pieces. Padagdag na lang. Pili tayo ng kalamansi. Ayan. Hindi pa mawawala ang kalamansi sa ating lulutuin. Pili din tayo ng harina at saka cornstarch. Tapos, banana ketchup. Tapos, asukal. At saka chili sauce. Meron kayo na. Chili sauce? Oo. Tingin ko meron na. Meron po. 39. Ayan guys, no, habang hinahanda niya yung ating order, ayan, i-review lang natin kung ano yung ating mga bibilhin. Meron po tayong chicken, calamansi, cornstarch, flour, itlog, garlic, banana ketchup, asukal, at chili sauce. Ayan guys, pagkatapos po natin dito, pupunta naman po tayo doon sa dinanatan natin kanina, yung tindahan ng prutas, yung fruit stand doon. Titingnan natin kung ano ang pwede natin mabili. Ayan guys, tapos na po tayong bumili ng ating lulutuin ngayong araw. Daan na po tayo dito sa may tindahan ng prutas. Magkano ang apple? 3 piraso lang. 3,100. Saging. Sabili ako ng saging. Pwedeng nga tawag dito. Ay, ito na pa. Magkano ang upa niyan? Kilo? Kwan lang, 6 na piraso. Ayan, sige po. Ayan guys, tapos na po tayo sa pamimili. Nakabili na tayo ng ating lulutuin at nakabili na rin po tayo ng ating prutas.
So ngayon, uwi na po tayo para ihanda po ang ating recipe ngayong araw. And guys, magsimula na po tayo sa ating lulutuin. Ang mga sangkap po natin ay ang mga sumusunod, pakpak ng manok. Kailangan din po natin ng garlic or bawang. Kalamansi, syempre hindi po mawawala yan. Kailangan din po natin ng pamintang durog. Kailangan din po natin ng asin. Asukal or sugar. Syempre, hindi rin mawawala ang ating cornstarch. Ang ating flour. Kailangan din po natin ng banana ketchup. At syempre, hindi rin mawawala ang ating butter. O nga pala mga kapatid, nakalimutan kong ipakita sa inyo na kasama rin po sa ingredients natin ang ating itlog. Unang-una po, kailangan po muna nating paghiwalayin ang drumstick, no? Sa kanyang pakpak talaga. Ayan. Tapos, tatanggalin din po natin yung pinakadulo. At huwag nyo po palang itapon yung pinakadulo mga kapatid, ano? Kasi pwede nyo pa rin yung gamitin. Like for example, kayo ay gagawa ng pansit o kayo ay gagawa ng chicken soup. Ayan. Tuloy-tuloy lang po, no? Tatanggalin lang po natin, iiwalay lang po natin ang drumstick doon sa kanyang pakpak. Ayan. Again mga kapatid, huwag nyo pong itapon yung tinanggal ninyo kung halimbawa gagayahin nyo po or magluluto din po kayo ng ganitong recipe. Tatanggalin na po muna natin lahat. O nga pala mga kaibigan, kung kayo ay bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ayan guys, please subscribe my channel at huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang notification bell para naman po ma-notify po kayo pag ako ay may bagong upload na video. Maraming salamat sa inyo in advance. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo, ano? Konti lang naman to mga kapatid. At pag nahiwa na po natin lahat, kailangan din po natin ng malinis na ano, frying pan or kahit sa ano po or kahit mabawal po ang gagamitin ninyo mga kapatid, kung sa tingin nyo kasya, kasi paghalo-haloin nyo po doon ang sangkap na kailangan po natin. Ilalagay po muna natin yung asin. Ilagay na rin po natin yung ating pamintang durog. Yan. Kailangan din po natin lagyan na ng kalamansi. Huwag po natin isama yung ating yung buto ng kalamansi, ano? Kasi pag naprito po 'yan, mapait po ang ating manok. So kailangan ihiwalay po natin. Ayan. So pagkatapos po, haluin lang po natin ito saglit. Pag nahalo na po natin, ilagay na rin po natin yung ating harina or yung flour natin. Tapos susunod na rin po natin ating cornstarch. Tapos lagyan na rin po natin yung ating itlog. Dalawang itlog po ang ginamit ko dito. Opo, dalawang itlog po yan. Pag nalagay na po natin lahat, pwede na po nating haluin. Ayan. Dahil po kamay po ang ginamit natin mga kaibigan, kailangan po hugasan po natin na mabuti ang ating kamay kasi pagkain po ang ating inihahanda. Okay? Kailangan po malinis ang ating kamay. So ulitin ko mga kaibigan, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel mga kaibigan at i-share na rin ito para makita rin po ng inyong mga kaibigan kung sila po ay hindi marunong pa magluto ng chicken wings, buffalo, matututo po sila mga kapatid. At huwag din po ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para naman po ma-notify po kayo sa mga bagong video na aking i-upload. Pag okay na po, halo na po natin mabuti, atin na po itong piprituin. Syempre, kailangan po natin magpainit ng mantika. Pag nagpiprito po ako mga kaibigan, galante po ako sa mantika. Bakit? Para po, hindi po didikit yung ating piniprito sa ating lutuan. Yan po ang advantage po pag marami pong mantika ang ating ginagamit.
Ayan po, kailangan na po natin prituhin lahat, no? Ang lahat po ng ating manok. Pag naprito na po natin lahat yan, ayan, gagawa na po tayo ng sauce naman natin. Ayan po, hintayin na po natin magprito, no? I mean, maluto. So, pag okay na po yung manok natin, yung sa kabila po, pabalik na rin lang po natin. Ayan mga kaibigan, no? Lulutuin lang po muna natin, panuulan lang po muna natin, no? Ang pagpiprito po. Pag naluto na, again, saka lang po natin gagawin ang sauce nito. Oo nga pala mga kapatid, ano? Dalawang beses po itipinirate. So, bakit dalawang beses? Para po maging crispy ang balat po ng ating manok. Dalawang beses po. Ito po ang nakikita ninyo. Unang beses pa lang po yan na prito. Mamaya po, pag naprito na po ito lahat, piprituhin po natin ulit. Okay na po yung first batch. Isunod na po natin yung second batch ng manok natin. Oo nga pala mga kapatid, ang niluluto po natin ay pwede po ninyo itong gawing pulutan. Pwede nyo rin po itong gawing pangulam. Kung halimbawa po ayaw nyo pong kumain ng rice, pwede nyo rin po itong papakin na lang. Masarap po kasi ang ating recipe ngayon. Ito ay chicken wings buffalo. Yan po. Masarap po ito mga kapatid. Ayan. Ayan po, hahanguin na po natin at atin na po ihahanda yung pangalawang prito po, ano? Tulad ng sabi ko, kailangan natin pangalawang prito para po mas lalong crispy ang balat ng ating manok. Ayan, magpapainit po tayo ulit ng mantika. Hindi ko na ginamit yung unang mantika na pinagprituhan. Mas okay kasi yung bago. Ayan. Ayan na po, pagsamasamahin na lang po natin lahat, no? Kasi kunting prito na lang din naman ang gagawin natin dito. Kasi nga, luto na yung manok. Baka kasi masunog. Ayan. So pag okay na po tayo sa pangalawang prito, hahanguin na po natin itong manok at i-prepare na po natin ang ating sauce. Yan, yun po ang magpapalasa po sa ating chicken wings buffalo. Yan po ang magpapalasa. Yung ating sauce. Bakit nga ba siya tinawag na chicken wings buffalo? Ano? Hindi ko rin alam. Yan guys, naglagay lang po muna ako ng ano, no, ng mantika doon sa pinagprutuhan natin. Konti lang po yon. Tapos ilalagay na po natin yung butter. Ayan, yun po ang gagamitin natin. Kung halimbawa po wala po kayong magamit na butter dahil wala po kayong mabibilhan, o halimbawa sa tindahan na binibilhan ninyo ay ubos na, pwede po ang margarine. Ayan, pwede rin po yun. Ayan po, kailangan na po muna natin tunawin, ano, sa mainit na kawali itong butter natin. Ayan. So pag tunaw na po, isunod na rin po natin yung ating bawang or garlic. Ayan. Haluin lang po natin. Siguraduhin po natin na hindi po nasusunog ang ating bawang. Kasi nga, pag sunog po ang ating bawang, syempre mapait po yun. Ayan guys, isunod na rin po natin ang ating banana ketchup. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng iba mga kapatid. Pero syempre, gusto ko yung malamig na mas. Ayan, banana ketchup. At yung iba kasi maasim. Sunod na rin po, lagyan natin ng asukal. Apo, lagyan din po natin ng patis. I mean yung toyo pala, hindi ko tayo gagamit ng patis, toyo po yun. Tapos lagyan din po natin ng asin. Ayan. Lagyan din po natin ng hot sauce kasi nga gusto ko po may kunting anghang ang ating buffalo chicken wings. Ayan, halu-haluin lang po natin. Ayan. Kailangan po maluto siya, no? Halo-halo lang. Sa tingin natin, okay na po ang ating sauce. Ayan, pwede nyo na rin po ilagay agad ang inyong mga manok. Yung naprito ninyong manok.
ilagay nyo lang po yan. Ayan, sa tingin ko okay na po ito. Ihalalagay na po natin yung ating piniritong manok at hahaluin po natin para dumikit po ang sauce sa manok natin or sa chicken wings natin. Didikit na po ang sauce natin. Ayan, halu-haluin lang po natin. Pag okay na po, ano, na dumikit na po lahat, ayan, i-serve na po natin ang ating chicken wings buffalo. Ayan, okay na po to mga kaibigan. Maraming salamat pala sa inyong lahat mga kapatid, no, sa panonood hanggang sa simula nitong aking video hanggang sa katapusan. Maraming salamat muli. Thank you for watching mga kaibigan.